Good morning sa ating lahat. Ayan. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano gumawa po ng grading sheet. Ayan. Grading sheet para ano, gagamitin natin later on para makagawa ng card, para mas madaling gumawa ng card. Ayan. So, kasi syempre, makakatulong din po ito para less hassle po sa pag-compute ng ating mga general average and final rating. Ayan. So bear with me. Ito. So binuksan ko na po ang aking Excel. So Microsoft Excel yung gagamitin natin. So imbento tayo ng grade. So halimbawa, ang learner natin number 1 ay si De La Cruz. Ayan. De La Cruz Juan. Okay, ayan. Insert tayo ng ano. Insert tayo ng row. Disclaimer lang po ha. Hindi po ako nag-undergo ng training para sa Excel. Hindi rin po ako ang ICT coordinator namin sa school. Yung mga i-share ko po sa inyo tungkol dito sa paggawa ng cards, sa paggawa ng grading sheet, ay self-taught po. Later on, kung meron po magre-request sa inyo, pwede ko rin pong i-share sa inyo kung paano po ako gumagawa ng classifying grades sa kayong sa MPS. Ayan. So, ito na yung mga subjects. We have Filipino, English, ayan. Iksya na lang natin, math, science, TLE, ESP, baba. AP MAPE. I'm sorry. Dapat dito sa taas yun. MAPE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, syempre, merong components ang MAPE. We have music. Okay. Then we have the arts. PE and health. Ayan. So bawat subject lalagyan po natin ng ano ng insert pa tayo ng ano, row. Tapos split. Okay. Ano ba to? Insert column. Ayan. Dapat tatlo lang. Delete third column. So, ganun din. We have first, two, three, four, eight lang. Insert pa tayo na isa. Then we have the FR. Nangyari. Oh. FR. Final rating. So okay, control E. Merge natin to. And tapos format column with experiment tayo. 8. Ayun. So, liitan pa natin. Sana yun. Format column with 7. 5. Okay. Tapos same formatting. Nawala na yung mga ano. Anyway, English. Bakit ganun?
math. Then we have science. Column with, set po natin siya sa 5. Nasa sa inyo naman yan kung gaano kaluwag yung ano, yung column na gusto nyo. Basta ang mahalaga po is makita po ninyo lahat. Ayan. Ito gusto ko lang po ipakita sa inyo lahat ng subjects. Tapos gusto ko rin makita ninyo kung ano yung mga magiging pagbabago sa mga scores later on. 2, 4. Okay. We have PLE. AP. Then we have MAPE. ESP muna. ESP. MAPE. Okay, so hanggang dyan na lang ipapakita ko sa MAPE. Kasi yung sa components po, syempre, ano naman yan, kompleto naman yan, di ba? So, hindi naman po magbibigay yung mga MAPE teachers ng music arts PE health lang, tapos ibibigay na, kayo na yung bahala mag-compute ng MAPE, di ba? Yung overall na grade ng MAPE. So, hindi naman nila ginagawa yon. Mababait naman sila, kaya tiwala lang. Liitan pa natin, hindi nakikita eh. So, format, row height mat, column width, 4. Siya pa ba dyan ang grade? Basta, takpan muna natin si 1. Ayan. Hindi pa rin kaasya. Anyway, liitan na lang natin. Ayun, kita na. I hope nakikita nyo pa rin yung screen ko kahit maliliit, no? Pero i-bold na lang natin to. And lagyan natin ng colors. Okay, shade. Red, orange. Saan ba yung orange dito? Nagiging ano na yata ako. Brown ba yan? Red, orange, yellow. Ayan. Green. Roy G. Bean. Blue. Ewan ko kung tama yan. Indigo. Bahala na si Batman. Violet. Mas ano yata yan. Ito na lang. Ayan. Hindi na masyado makita. Wait. Ito na lang. Ayan. And MAPE. O, leave it as white. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng grade. So, kunwari, Filipino, 85, 87, tapos medyo naglilo, 84, then we have 83. Sa English, first quarter, ano ba? Mas madali ba ang English? Para sa akin, mas madali. Sorry. Sorry sa mga Filipino majors, no? Kahinaan ko talagang Filipino. We have 89, 87, and 88, then 90, and ayan. Sa math, okay. Sige, 90, 91, 95, and 93. Sa science, medyo related yan sa math. We have 92, 93, 97, 95. Sa TLE, okay, mahina ako sa TLE. 79, 78, 81, 83. Ayan. Tapos AP, ayan, history. Chismis daw yan. 84, 86, and 85. Okay? Basta gawa-gawa lang yan. Bahala kayo dyan. Then ESP,
Ayan, matataas siguro yan, 92, 94, 93, 98. And MAPE, okay, 81, 82, 86, 88. Ayan. So, kokopyahin po natin yan. Okay. Ayan. Tapos titingnan natin mamaya sa Gen Ave. So, dito sa Gen Ave. Kung ano yung magiging pagkakaiba. O, diba? Meron nga bang magiging pagkakaiba? Parehong grade? Tingnan natin sa final rating. So, ito yung ano gagawin natin. Itong sa first na Juan de la Cruz, dito sa column, dito sa row 3, ano po, lalagyan po natin niya ng formula. Pareho rin naman dito sa 4, kaya lang dito sa 3, meron tayong gagawing iba. Dito sa 4, rounded off lang. So, ibig sabihin, i-whole number natin siya gamit itong ito. Okay. So, gagamitin natin yan. So, lalagyan po natin ng formula yan. Equals average. Okay. Average ng apat na yan. Okay. And close equals. Ayan, 85. Sakto ba yan? No. Hindi siya saktong 85. We are going to ano? Ayan. Ah! Saglit. So, yun na nga, 84.75 yung nakuha natin. Tingnan natin. So, copy natin yung formula. Okay, syempre 84.75 din yan. And 88.5. Okay, so on and so forth. Adjust natin para makita natin yung ano. So, Gen Ave. Lagyan natin ng yellow. Para mas madaling makita yung changes. Ayan. Masyado na bang maliit? Oh, ayan. Then, control C. 84 gen. Ngayon, sa gen AB, syempre, equals average lang tayo. Ayan, type nilang average. Tapos, ayan, click nyo yung mga cells na isasali natin sa computation para sa general average. Separated by comma. And close. So 87.8438. Ayan. Oh, sorry. Okay, control C natin. Control V. Ayan. Ngayon. So sabi ko sa inyo kanina, mayroong pagkakaiba itong, meron tayong gagawing iba sa isa sa mga rows na ginawa natin. So dito sa una, lalagyan natin ng word na round. Yan. Tapos enclosed by parenthesis. What? Okay. Ah, okay. Kulang. So, round off natin to zero decimal places. Ayan. Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. So, papansin nyo, nagbabago yung ano, yung general average natin.
Pansin nyo ba? Ayan. Bakit? So, ito, ang gagawin naman natin dito, gagawin natin whole number by using this, ano, this button here, yung decrease decimal. Decrease decimal. Ayan, decrease natin lahat yan. So, ito yung usual na ginagawa. Tapos, ito, lalagyan din natin ito ng round. Okay. Tapos, number of decimal places, 0 followed by close parenthesis, 88. So, ito, i-ano natin, paliliitin dahil. Paliliitin or gagawin lang natin na ano, i-round off din natin. Pero gagamitin natin yung decrease decimal na button. So, mapapansin nyo, pareho lang yung grade na lumabas sa general average. Okay? Pero paano kaya kung ito ay babawasan natin? So, let us say, this will become 80. So, 80 din yan. Oh, walang pagbabago. Okay. Gawin natin 83. Pareho pa rin. 82. Okay. 80. 81. Ayun. So, tingnan nyo, same grades. Dito lang po tayo nagpanibago or nagbago ng grade. So the rest, wala po tayong iniba dyan. Pero ang pagkakaiba sa general average, okay, so sa tingnan nyo, yung final rating pareho po yan, syempre, rounded off po pareho. Pero dito po sa general average, dito po sila nagkatalo. Ngayon, ano po nangyari? I-explain po natin yan. Dito po kasi sa bandang baba na row, ang ginawa lang po natin is dinecrease po natin yung naka-display na decimal. So in that case, naging whole number siya. Kaya lang, ang ginamit pa rin po niya sa computation para sa general average ay yung original na dito na number. So kung halimbawa dito sa ano sa ating final rating sa English, 88.5 pa rin po yung ginamit niya. Sa final rating natin sa math, 92.25, science, 94.25, and so on and so forth. Pero dito po sa bandang taas, okay, sa column na yan, sa hinighlight ko na column, ay sa row na hinighlight ko, okay, 82, 89, 92, 94, 80, 84, 94, at saka 84 po yung ginamit. So yun po yung pagkakaiba. So ang ginawa lang po natin, ulitin po natin, nilagyan po natin ng round na word followed by a by an open parenthesis, then yung average kanina dito sa so mag-annotate tayo. Okay. So ito kanina yung original na ano na na formula na ginamit natin, ito yung dinagdagan natin. So round, then open parenthesis, okay. Tapos ito, the number of decimal places that you want to use. O kung, yon, kung ilang decimal places ang gusto mong lumabas. So, ayun po yung pagkakaiba ng dalawa. Okay po, malinaw. I hope mayroon kayo natutunan. And yung susunod po dito is actually, tuturuan ko na kayo kung paano gumawa ng ano, ng card ng mas madali. Siyempre, pag mag-enter ka lang naman, madali lang naman yun, di ba? Pero, ang dami, nahihirapan kasi ako na, ano, na magkaroon ng errors. Lalong-lalo na doon sa ano. Paunawa ko lamang po, sa paggawa po natin ng card later on, it's a make or break scenario. Ibig sabihin po, if you get the formulas correct, hindi ka po magkakaroon ng problema. Okay? Not a single problem when it comes to the consistency of the data entered. Pero kapag nagkamali ka dun sa formula, like what happened once,
Ayan. Talagang lahat, totally mali. Ayan. At pagpapali, yun yung masakit doon. So, ayun, hope to see you in our next video. Paki-subscribe na lang po, na lamang po para updated kayo. Tapos, palike. Ayan, maraming salamat.